Yo, what's up? Good morning, guys. And ngayong umaga ay ang gagawin natin, magluluto tayo na ngayon ng gulay o ginataang talbos ng kamuting kahoy. Yo. So, ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo ngayon sa doon sa taniman sa likod. Kasi dito sa lugar na ito, andito lang yung sa likod bahay yung taniman ng kamote. Ito pala guys yung bahay na pansamantalang tinutuluyan namin dito sa Bicol. Dito sa Sitio Quidanillo, Lungib Pilar, Sorsogon. Yan. Simpleng bahay lang, simpleng bahay. Tapos sa likuran, maraming mga halaman, maraming mga gulay. And anytime pwede ka magkumuha para makapagulay. Kaya dito lang sa loob ng bakuran, may mga nakatanim na marami, mga saging, may laing, ayan. May mga kamote, iba't ibang gulay. Ngayon ang gagawin natin guys ay kukuha tayo ng talbos ng kamuting kahoy at gagataan natin ngayon. Iyon ang ipang-uulam natin ngayong tanghali. So ito guys, kumuha tayo ng talbos ng kamuting kahoy na gagataan natin. Ang kinukuha dito guys, itong naka-yum-yum pa. Medyo yung kulay niya murang-mura pa. Ayan. Ito yung gulay na paborito ko dito sa Bicol. Tapos yung isa pa yung lubi-lubi. Yung pinakita ko sa inyo guys sa nauna kong vlog. Yung lubi-lubi. Sa ibang lugar, hindi ito kinakain eh. Ang kinakain lang nila yung laman. Yung lamang ugat. Pero dito, masarap tong gataan guys. Ano? Oh, ang dami oh. Tapos ito, yan, pagka ganyan, mayroon na yung laman yan eh. May lamang pwede ng kunin sana. Ito guys, ganito kasarap dito sa probinsya kasi anytime na wala kang aliba, wala kang pag-ulam, sa likod bahay lang may mga may tanim-tanim ka lang, magsipag ka lang ng, magsipagan mo lang dito sa probinsya talaga, hindi ka mawala ng pag-ulam. Kumbaga hindi ka magugutom dito dahil marami kang pwedeng itanim sa likod bahay lang. May pwede kang magtanim ng kamote, kamuting kahoy, gabi, laing, anything pwede mo siyang itanim sa likod bahay na pwede mong ilita, may makakain ka. Kaya ito, dito sa amin, sa probinsya, may magugulay ka talaga. Sariwa-sariwa pa. Kung sa Maynila, ang mamahal ng bilihin, ang mamahal ng gulay dito, pwedeng sa likod bahay mo lang yan. Tapos ang pansahog, sa likod bahay lang din, manok. Okay. Ayan guys, ito na lahat yung nakuha natin. Ayan, nakuha natin yan dito lang sa likod bahay. Ang dami na yan. Oh. Ayan.
gagatan natin siya ngayon. Tapos ang pangsahog natin ito lang. Sasahogan natin siya ng daing na banak. Yan, daing siya na banak. Tapos yan, sibuyas na. Tapos ang yan, ang tatay ko naman ang ginagawa niya, nagkukudkod na siya ng nyug. Kakayo. Yan, kukudkod na siya ng nyug na panggata sa sa ginataang talbos ng kamuting kahoy. Yan, madali lang. Tapos ang ricardo natin ito, ito lang yung mga pangsahog natin. May bawang, sibuyas. Ah, simple lang. Tapos naman guys, sa proseso ng pagluto, ito muna. Ang una nating gagawin, pagkukulan muna natin ito para matanggal. Dahil itong talbos ng kamuting kahoy, medyo mapait siya. Ang gagawin natin, pagkukulan muna natin siya. Pakukulan natin siya tapos pipigaan para matanggal yung pait. Pero mas masarap siya mga pait eh. Yung gagayatin muna siya ng pinong-pino. Yan, ito. Gagawin muna natin yun ay pakukulan natin siya. Bago natin ilagay yung gata. Pakukulan, tapos pipigaan siya. At tanggal natin yung pait. And then, doon na natin ilalagay yung gata. So, ito guys, ang mother ko naman, ginagawa niya, nagpaparingos na siya ng apoy, naggagatong na siya. Ang tawag pala sa kuha na to, dito sa Bicol, Dapog. Yan, ito yung pinaka-kitchen natin dito sa Bicol, na ang panggatong lang ay kahoy. Yan. Mother ko ang naggagatong o nagpaparingos ng apoy. Yan, tapos, yan, ang gagawin natin, pakukulan natin yung talbos ng kamuting kahoy para lumambot siya. And then, pag lumambot, pipigain natin yung katas niya. Tatanggalin natin yung pait. Talagang yung pait, dapat tinatanggal talaga yan. Lalo na yung pait sa puso. Dapat tinatanggal talaga. Yung bitterness, yan, dapat talaga maalis yan. Hindi ko. Pay-pay ka. So, ayan. Malapit, maya-maya niyan, magkukulo na siya. A few moments later. So, ito guys, tapos na nating mapakuluan siya. Ang gagawin natin ito, pipigaan natin siya para matanggal yung pait. Medyo mainit nga lang. Tapos itong napiga natin, ang gagawin natin, gagayat-gayat na natin dito. Pag-iwalay natin siya. Kamay-kamay lang ito. Masarap naman yung kinakamay talaga. Iwalay-walayin siya ng konti. Mainit. Kailangan pag pipigayin mo ito, palamigin mo muna. Ito medyo mainit talaga eh. Grabe yun. Ito. Pag-iwalayin natin yung dahon. Para mamaya pag niluto siya, iwalayin na. Yan, wala na yung pait niyan. Ang next natin na gagawin is ito naman. Pipigayin na natin yung nyug. Saan yung lagayin man ng kwan? Okay, ito naman na nyug, pipigayin natin.
unang gataw, yung unang piga niya, ihiwalay natin. Mamaya natin siya ilalagay. Ipigan naman natin siya. Lalagay na natin yung sahog niya. Yung mga ricado, yung bawang, sibuyas. Tapos lagyan natin ng paminta. Tapos yung asin, maya-maya na, kunting asin lang lagay natin dahil may kuwan na siya, may medyo may alat na itong yung daing. Tapos ito pang uli, lagyan natin yung gata. Yung pangalawang piga ito sa nyob, sa gata. Okay na, pwede na natin isalang ito. So ito, magpaparingas ulit tayo ng apoy. Medyo makusok. Tapos ito, isa lang na natin yung ating gulay. Pakukulay natin siya. Mga 3 to 5 minutes pakukulay natin. Yan, malapit na. Yan, lalagyan natin guys yung kakang gata para lalong masarap siya. Tapos paluto-luto natin ng konti yung gata niya. Tapos yun, luto na siya. Pwede nang kumain. Ayan guys, kaluto na tayo. Luto na yung gulay. Ito, hanguin natin siya. Tapos, ito. Kain tayo ngayon. Kain tayo. Yun, masarap siya guys. Ha? Okay na.